Si Mayora bumanat na naman, no? Mayora, no, mukhang mali yung pagbanat mo dito, ah. Ano? At mukhang takot ka ng masabihan na nagpapakalat ng fake news, ah. Sa mga kababayan, Mark Ramos po ulit. Ito, meron na naman pong banat si Mayora dito po sa ating vice-presidente na si Inday Sara Duterte. Nitong mga nakaraang araw po, mga kababayan, eh meron pong na-post si Inday Sara Duterte, ang ating vice-presidente, na kumbaga, huwag kang tambaluslos, ano? May pinaparinggan po, mga kababayan. So, ngayon, dahil nga po kailangan sumakay ni Mayora doon sa tambaluslos, ang ginawa yata is humanap o nakakita ng picture galing sa Facebook. Itong si Mayora nang may tambaluslos. Oh. Kaya pinost niya. Ayan. Ang mali dito ng epal nating mayor, magpo-post ka lang, kukuha ka lang ng picture sa Facebook, eh yung napakaganda pa ng ating vice-presidente. Tingnan mo naman ang itsura. Lalo na pag pinag... Tapos sasabihin yung mapanglait ka, Mark Ramos, ano? Pag yung... Ito. Tapos, tingnan mo naman ang ating itsura ng ating vice-presidente. Tingin mo ba yung ipinos mo na yan? Eh, mababash si Inday Sara? Baka nga ang nasa comment section nito, wow, napakaganda naman ang ating vice-presidente. Tsaka paano mo sasabihin na si Sara o si Inday Sara na ating vice-presidente ang tambaluslos? Eh siya nga yung mismong nagparinig o siya yung mismong nagsabi. May sinabihan na isang tao na huwag kang tambaluslos. Tapos lalagyan nyo, Miss Tambaluslos. So kung ikukumpara natin mga kababayan, yung tambaluslos, eh yun po, di ba, ang sabi ng mga kaibigan kong Bisaya, ang tambaluslos is yung walang kwenta. Walang nagagawa, walang naidudulot na maganda. Ano po? Kung makikita mo naman kung paano magtrabaho ang ating vice-presidente, ano? Eh, kumakayod talaga. No? Talagang napapakinabangan ng ating bansang Pilipinas. Eh, kayo dyan. Biglang nga pumasok sa isip ko, sabi ko, hindi kaya itong sila Pingping ang pinapatamaan at tambaluslos to. Kayo dyan, ano ba ginawa nyo? Bumash, magbash. Diba? Magpakalat ng fake news na nasita ng SMNI. Oh. So, paano mo masasabi na ang Miss Tambaluslos ay ang ating vice-presidente? Na kung yung refleksyon, kung ano yung mismong tambaluslos, eh parang kayo. Paano yun? Maling-mali ka talaga dito eh. Tapos medyo didikit yung profile picture mo sa ganitong itsura ng ating vice-presidente. Babalik sa iyo yan. Kumbaga mas matutuon ang reaksyon ng tao sa iyo kaysa dito sa napakagandang ating vice-presidente. Malamang po ang maging salita ng mamamayang Pilipino pag nakita itong post mo na nakuha mo nga sa Facebook, do? Hindi mismong ikaw ang gumawa. Sasabihin sa iyo, mas mukhang tambaluslos ka sa ating vice-presidente eh. Dahil 'di ba po yung tambaluslos ang itsura parang tikba lang or something na malaki yung bibig na basta nakakatakot. Eh sino po ba ang mas nakakatakot sa dalawa? Kayo po, dyan sa mga manonood natin. Lagay nyo sa comment section, sino yung mas nakakatakot pag pinagdikit nyo etong dalawa? Tsaka ha, ang galing ha, natuto ka na. No? Merong credit to the owner, Facebook ka na ha. Kumbaga, hindi na lang basta post na ganito, ganyan, ganyan. Tapos masisita ng ano, oh, nagpapakalat ka ng fake news. Sabihin ng SMNI, no? Kasi, nagulat ang SMNI dun eh. Rinepost mo, hindi mo man lang ano, ni-research kung totoo ba na sinabi ng ating vice-presidente yun. No? Yun ang nagiging dahilan o ang resulta
ng puot at galit ang nararamdaman sa puso. Kahit na wala kang kasiguraduhan, kung totoo yun, ipopost mo para masira. No? Yung tao. Sana inala muna. Kala ko matalino kayo dyan, mga pinklawan. Anyari. Kala ko kami lang yung laging sinasabihan na fake news kayo, fake news kayo. Kayo pala yun. Damay kayo. Matalino na siya. Oh. Ilagyan niya, credit to the owner, Facebook. Oh, kung sino man, at may sumita man nito, eh Facebook daw ang sisihin ninyo at wag siya. Nirepost niya lang. Galing, galing, galing. No? Kung meron man tambalos-dos, sabi nga nung iba eh, ang tambalos-dos, yung walang ginagawa. Tapos sabay pinost nila yung picture ni Nanay Lenlen. Nako. Tigil nyo na yan. Kumbaga, wala na eh. Ang nangyayari na lang eh, nagiging, kumbaga, parang nagbo-boomerang na lang sa inyo lahat ng ginagawa ninyo. No? Yung mga batikos nyo sa gobyerno, batikos sa presidente, vice-presidente, halos wala. Makikita nyo naman yung inyong comment section, hindi agree sa inyo ang taong bayan. Oo. Eh bakit pinipilit nyo? Di ba nga yung company nyo, ano ginawa? Pa-disqualify ang ating pangulo nung panahon ng halalan. Pinasa sa COMELEC o hindi pinaboran ng COMELEC. O biglang hindi nyo din tinanggap. Nagpasa sila, mga kababayan. O ito, sasubmit namin, ganito, ganyan. Ibig sabihin, kung ano ang maging resulta, kailangan nilang tanggapin. Kasi naniwala sila, no? Na kapag nabasa ng COMELEC yun, eh gagawa ng maayos na desisyon yung COMELEC upang mapa-disqualify ang ating Pangulo. Eh gumawa ng desisyon, hindi pumabor sa kanila. Ayaw nilang tanggapin. Sila, paulit-ulit, pabalik-balik yung mga... Makikita nyo yan sa mga Twitter, pabalik-balik lang yung mga pinagsasabi nila, magna-knockout, 203 billion, paulit-ulit lang. Tapos sasabihin nila na tayo daw yung hindi makamove on, anak ng tinapa. Yung po bang panalo ang dapat mag-move on? Eh di ba po kapag ka panalo ka, gusto mo parang, gusto mo halos araw-araw eh, pag-usapan. Di ba? Walang move on kapag panalo ka. Pero pag talo ka, kayo dapat ang mag-move on. Hindi kami. Kami talagang kahit na 6 years, pag-uusapan yan. Masaya ka eh. Ano i-move on mo doon? Pag talo, yung masakit sa'yo, eh palipasin mo na. Ganun yun. Hindi kami ang mag-move on.